Sa edam, anong tawag nito sa English, lalagay ko mamaya kasi nakalimutan ko ngayon. So ito, tinanggalan ko siya sa loob ng laman. Mayroon akong ginamit na patanggal. Ito yung ginamit ko pantanggal. Iikot-ikotin lang to doon at matatanggal na yun. So ito, ang gagawin natin, gagawa tayo ng panglagay sa loob. And then, mayroon tayo ditong bagdunis, kusbara, and shabat. Yung mga herbs yan. Na parang parsley, yung ganon. Tapos ito, meron tayong onion. And then, lalagyan natin siya ng spices. Katulad na pamintang burot. Lagyan natin ng pamintang durog, kusbara, bagdonis. Sa Pinas, guys, pwede natin siyang lagyan lang ng salt and pepper, kusbara. Tapos itong ating chili powder. At syempre ang ating salt. And then, lalagay natin ang ating manok na ginili. Ayan, ito yung kusbarang na liit kong nilagay. So, ito yung ating garlic powder. Lagyan natin ng konti. At saka natin siya imimix. Ayan. Imix natin siya ng imix hanggang sa yung lasa niya ay together na. Okay, nahalo na natin. So, ilalagay na natin sa loob ng gulay ng pusa. Ayan, ganito siya, guys. Kamay yung gagamitin nyo para maisiksik nyo siya sa loob ng paunti-kunti. Ganyan, isiksik nyo siya ng isiksik. At mamaya, ilalagay natin siya patayo dyan sa kaldero. Pag napuno na to, guys, ilalagay nyo sa kaldero ganito. Nakatayo siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sauce na ilalagay natin para maluto yung ating kusa. So, stay lang kayo at ituturo hanggang sa maluto natin ito. Ang paggawa nito, guys, ang matagal-tagal lang itong pagbutas kasi kailangan hindi siya mabutasan dyan. So, kailangan dahan-dahan. Kaya, ganyan yung ano, yung proseso, halos isang oras itong pagtanggal ko nito. So, itong laman ng ating gulay ay pwede natin yan igisa. Simpleng gisa lang. Ito na, guys. Mamaya na ulit. Okay? Ito, guys. Ayan, guys. Tapos na natin. May konti pa siyang natira. Meron ako ditong ang tawag ito sa ating bill paper. So, ilalagay ko yan dyan. Okay. Ayos na natin. Ayan. So, kailangan nakatayo siya lahat. Lagay natin dito. Pagitna ko na to. Yung ating mill paper. Wait, guys, ayusin natin. Okay, ito na. Naayos ko na. Nakatayo na siya. So, ngayon, gagawa na tayo ng sauce niya. So, meron ako dito. Tutlot kalahating kamatis. Dalawang onion, garlic. So, hihiwain natin siya ng pinong-pino at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin, okay? Okay, guys, igigisa na natin yung sibuyas at saka bawang. Antayin natin maluto yung sibuyas at saka bawang, saka natin ilalagay yung ating kamatis. Wait lang. Ayan, guys. Antay natin siya mag-brown. Lutuin nyo ng maigi. Pagluto ng ating sibuyas, ilalagay na natin ngayon ang ating tomato.
Dapat guys, marami ang kamatis at sibuyas natin. Kasi yan yung maglalagay ng sabaw at saka ng dinamnan sa ating pagkain. Ayan, i-mix natin siya at ilalagay na natin ng spicy. Mayroon ako dito ng spicy. Ito yung ating Ajinomoto. Powder na paminta or pepper powder. Kamon, kusbara at chili powder. So, ilalagay na natin siya dito. At ilalagay natin siya ng salt. Tapos, mix natin. Pagka-mix natin guys, tatakpan natin siya para mag-bake ang ating kamatis. Takpan natin ng half hour. Pakita ko sa inyo, pag nag-melda siya, pwede na natin siya ilagay yung tomato sauce. Okay guys, nakikita niyo yung ating kamatis. Nag-inutunaw na siya. So, lalagyan na natin siya ng tomato paste. May kalahati litong tomato paste. Ilalagay na natin. Mahirap pag isang kamay lang ang gamit. So, ayan. Lagay natin siya. Natin siyang maluto ulit ng konti pa kasi medyo bulag-bulag ang ating kamatis. Ngayon, lalagyan natin siya ng water. Lagyan natin siya ng water. At water nilagay ko guys. Para mas mabilis. Ayan. Ito yan. So, titikman natin ang tubig o ang sabaw niya. Ang tama yung lasa. Kung okay na yung asin. Lagyan pa natin ng konting asin. Mix natin. Lagyan pa natin ng konting tubig. Ayan guys. So, pwede na natin siya isalin dito. Yan po ang pinakasabaw niya. So, kailangan bago nyo siya i-add dito. Ayan, bago nyo siya i-add dito sa kaldero na to, tingnan nyo muna yung lasa kung okay na. Okay na? Ang sarap guys. Na, maalat-alat na konti na maasim-asim. So, ililipat natin siya. Patayin muna natin yung apoy at ililipat natin siya dito. Ang resikrito ko. Ganyan ang mas mabilis na proseso. So, lulutuin ko to guys na 10 oras. Mayroon pa rin pa sa inyo maging itsura niya. Lalagay na natin niya sa apoy at papakuloyin na natin. So, oras guys na kumulo yan. Hihinaan natin yung apoy. Ayan lang. Ganyan yung sabaw niya. Hindi siya masyadong madami. Tama lang sa pagkatansya ng ano. So, ayan po. Tatakpan na natin. Mamaya ulit. Ay, mali pati yung pagkakit ko. Mamaya ulit. Papakita ko sa inyo ang finished product nito. So, takpan natin hanggang sa 1 hour. Pagkamulo ano to guys. Pagkamulo lang to. Hinaan mo yung apoy. Tapos pakuloy mo siya ng 1 hour. Okay?
Ayan guys, ganyan lang po ang itsura. So, makikita nyo, kumukulo na siya. So, pakuloyin lang natin ng pakuloyin hanggang hindi na siya kailangan haluin guys. Kasi kusa na yan mag-mix, okay? So, hanggang sa susunod na aking video. Sana po ay inyo nagustuhan ng ating recipe for today. Don't forget to like, share, subscribe to my channel at huwag kong kalimutan ang ating notification bell para sa more videos updated kayo. So ito guys, pakuloyin natin ng 1 hour kasi marami yung sabaw so kailangan maluto siya. Okay, antayin ko lang yung sabaw na mag-drain hanggang sa maging kalahati. So, pero kung gusto nyo na masabaw, okay lang yun po. Pero kailangan yung sabaw kasi niya medyo malapot-lapot. So yun na guys, ka-close na natin ulit at salamat po. Sa inyong pagsubaybay palagi sa aming video. Bye-bye!